say good morning. You better say good morning. Good morning, guys. Good morning, guys. Good morning. Gawa tayo ng tawag dito, vegetable. Okay, gulay, okay. So ito ay carrots, tapos squash, tapos yung green beans at yung ano ba to? Sibuyas. Tapos lalagyan ko yan ng toge. Yan, lagyan natin ng toge. Ano nangyari dito sa aking camera? Yan. Lagyan natin ng toge. Ito yung toge, guys. Yan. Lagyan natin. Bali, hinugasan to din rin. Medyo marami pa nga siyang, ano. Hala, ang dami nito, anak. Hindi kasha sa ano. Diyos ko, ang dami. Ayan, guys. Tapos, lagyan natin ng ito, yung cilantro, lime, salt, pepper. Tapos, garlic, pepper. Tapos, yung paprika. So, ang ginawa ko lang, nilagay ko siya dito. Ano to? Flour at saka cornstarch. Yung cornstarch yung magpapa-crispy sa kanya. Ayan, tapos, lagay natin dito yung seasoning. Tapos, ilalagay natin siya dito. Tapos, maglalagay tayo ng isang egg. Si Enzo yung magka-crack ng egg. Ayan. Tapos, mix lang natin. Ito na yung magiging binder natin ng ating okoy. Vegetable okoy. Anak, palagyan mo pa ng konting flour mixture. Sabuyan mo na. Oo. 1 tablespoon. Lagay mo lang dito sa iba ko. Oo. Sige. Okay. Kukuhanin natin yung 1 cup to. Yan, tapos i-shoot natin yun. Ay, ang dami pala ng 1 cup. Diba? Ito na, may kanin sa ilalim. Ayan, no? Pag sunog, medyo mapait. Pero huwag iwasan yung masunog. Hi, guys! Good morning! O, alam nyo na, bagong ligo ako. Ibig sabihin, galing ako sa labas. Ito maligo. Ayan. Ay, nga pala, nagpunta ako sa Landers kanina. Ewan ko kung i-hold ko pa, pero baka i-hold ko na rin. Pero bago ako umalis kanina, nagluto ko yung imbutido. Tingnan nyo. Ipagmamalaki ko sa inyo yung imbutido kasi yung sarap daw. Ito. Yan. Ilan ba to? Tinatawanan ako ni Omi. Bakit ka natatawan? Di ba masarap? Hindi ko tawanan. 1, 2, 3, 4. Ilang pieces ba to kanina? Naubos na nila yung isang pack. Tapos, yung isa pinakrito ko, pero papakita ko sa inyo itong isa. Nasaan ba dito yung may... Mainit pa eh. Teka nga, kukuha ko ng plato. Yan, pakita ko sa inyo kung ano yung itsura nitong embutido. Yan o.
cake. Wala tong ano yung raisins. Ay! Oh, yan ang may egg. Ba't ganyan yung egg? Ang liit. Ayan na siya. Tapos nilagyan ko yun ng cheese. Tapos meron pang Vienna sausage. Oreo, tingnan mo oh. Ayan oh, nagme-melt yung cheese. Ang sarap niya. Ito yung creamy embutido. Pero pag pinirito siya, kayo rin ba? Pag gusto ko kasi sa embutido yung ano, yung medyo fried. Ayan yung cheese, yung Vienna sausage. Tapos may egg. Ang sarap. Ayan, tapos ito naman yung steamed lang. Ayun yung Vienna sausage, yung cheese, tapos tong egg, wala nang yolk. Ayan, sarap talaga, promise. Hi guys, ayan. So, galing ako ng Landers kanina. Medyo mahaba yung pila papunta. So, 30 minutes bago ko nakapasok. Tapos another mga 30 to 45 minutes naman bago ko nakapagbayad. Kasi sa loob may mga pila. Ipapakita ko sa inyo yung mga nabili ko. May nagre-request sa akin na viewer, lalo yung mga taga-ibang bansa, kung pwedeng ilagay ko yung price. Kaya lang kasi sa, kanina din na-try ko, kaya lang ang hirap hanapin nung ano, nung mga presyo niya. Pero yung iba naman dito, madalas kong binibili, so alam ko yung price niya. Kung hindi ko man kabisado ang top of my head, ilalagay ko na lang siguro somewhere sa screen yung price. Para may idea rin kayo kung magkano siya dito. Ayan, so ano ba mga binili ko? So bumili ako ng mga dila-dilata. Bumili ako ng Deli Mundo. Yung ranch style na corned beef. Tapos bumili ako ng gold seeds na tuna kasi may nakita ako yung may chili. Nakita niyo ba? Or masyadong maliwanag. Ayan. Itong, lalagay ko na lang yung price para mas accurate kasi hindi ko talaga kabisado yung exact price na to. Tapos bumili ako nitong itong Kirkland na agave sweetener, organic. Ito yung nilalagay nila sa pancake nila or anything na gusto nilang gawing matamis sa mga desserts nila. Ito, sobrang sarap nito. Tapos bumili din ako ng carnation na evap. Dun sa Robinson kasi limit of 2, pero nag-add ako ng extra kasi baka mag-sopas kami. Tsaka ginagamit ko kasi yung mga to sa baking, so kailangan meron akong extra. Tapos, bumili ako ng kewpie na sesame sauce. Paano ba ito i-pronounce? Ayan. Sesame soy sauce na dressing. Tapos, bumili rin ako ng paubos na kasi yung ganito nila. Sweet Baby Ray's na barbecue sauce. Sobrang sarap-sarap talaga ito. Both Landers and SNR meron ito. Tapos, ito. Ketchup. Ito sure ako nasa 50 pesos to. Ayan, yung ketchup ni Oreo. Nagre-reklamo nga si Oreo kasi parang ano daw, medyo runny na daw yung ano, yung ketchup. Kasi ano siya yung sinasabihan ko siya na bakit ano, tulo ng tulo dito yung ano, yung ketchup. Or kaya pagka kumakain siya, sabi ko, ang dami namang naiiwang ketchup dun sa plato mo. Sabi niya sa akin, kasi daw masyadong runny yung ketchup, yung UFC. Kaya pagka binuhos niyang ganun, sobrang dami nang lumalabas. Parang medyo nag-iba nga yung formula ng UFC ngayon, no? Nung bata ako, alam ko, ano to eh, sobrang lamot. Yung kasi itataktak mo pa talaga siya para maubos mo siya. Or minsan nilalagyan namin ng tubig para lang masimot yung, ano, yung bote. Ayun. Tapos, bumili ako ng, eto, ng Baguio oil, corn oil, additional po. Tapos, dahil gagawa ako ng chicken parmesan wings. Parmesan, chicken wings with garlic parmesan. Yon. Bumili ako ng parmesan cheese. Grated parmesan cheese. Tapos, ano pa ba? Ito yung downy lang na with safeguard. Tapos, may nakita ako doon itong Betadine na skin cleanser. Nakagamit na ba kayo nito? Hindi ko sure kung effective ba to. Pero sabi kasi dito, skin germ killer odor eliminator. So, itatry ko to. Tapos, bumili ako ng datu puti na soy sauce. Ito ay ibibigay. Yung iba kasi dito, ibibigay ko kay Nabia. So, kaya medyo, kung mapapansin nyo, nakabili na ako ng mga ganun. Tapos, meron na naman ulit ngayon. Ano, yung mga yon, yung mga doble-doble, kina Bia yun mapupunta. So, bumili ako ng datu puti soy sauce. Tapos, may libre siyang wow sarap all-in-one seasoning granules ng Silver Swan din.
Ay, bakit ganun? Ah, tingnan nyo. Dato puti yung soy sauce, pero yung libre niya, silver swan. Wow, sarap po. Galing. Amazing to. Tapos, bumili ako ng aluminum foil. Ang laki nito, nasa 500 to, pero may cutter na siyang kasama. Ayoko sana itong bilhin kasi sobrang dami nito, pero wala na kasing ibang klaseng aluminum foil to. So, wala masyadong choice. Kaya, binili ko na to. Tapos, ano lang yan, iodized salt, tapos asukal, yan kailangan yan sa mga baking-baking. Tapos, binilan ko sila via ng magic syrup kasi gumagamit sila ng ganito. Tapos, itong mga Ziploc, yung mga ginagamit ko. Nire-reuse ko naman to. So, hindi ko naman to agad-agad tinatapon. Yan. So, Ziploc na sliders. Okay kasi sa freezer eh. Pagka nilalagay ko yung mga extra meat, yung mga binibini kong malalaking pack ng meat, tapos gusto ko siyang i-separate or gawing into portions, dito ko siya nilalagay. Or yung mga snacks nila, kapag merong mga sumobra, kung hindi ko siya nilalagay sa microwaveable container, dito ko siya nilalagay sa Ziploc. Ano pa ba? Ayan. Ito, nilata rin. Tuna, century tuna, in vegetable oil. Tapos, pumili ako ng Vienna sausage. Ako, bumito ko talaga itong Vienna sausage. So, isang box na yung binili ko. Ati na kami nila via dito. Tapos, bumili rin ako ng Coke. Dalawa ito eh. Ito. Dalawang Coke Light na lang kasi wala na yung Coke Zero. Ba't ba nagkakaubusan ng Coke Zero? Pero alam nyo, pansin ko pa rin na mas halos mas kompleto pa rin dun sa ano. I mean, kung yung basic lang talaga yung hinahanap mo, mas kompleto sa local groceries compared sa Landers. Eh, pero kasi since yung mga hinahanap ko ngayon, yung mga talagang dun lang nabibili, no choice ka na pumunta. Tapos, naka-timing ako ng tinapay ngayon. Yan. So, medyo marami akong binili kasi isi-share ko to. Ayan. Isi-share ko to. At saka madami rin kami talaga dito. Kaya, yung konsumo nila ng tinapay, sobrang dami rin. Tapos, gagawa kami ng ano eh. Tuna pie. Tuna pocket pie na gamit yung tinapay. So, try natin yun. Tapos, bumili na naman ako ng Goon diaper ni Vien isa. So, bali, 1, 2, 3 packs na yung ganito ni Vien. So, mas okay na kasi yung may sobra kaysa may kulang kasi syempre pagka natutulog siya, ginagamit niya ito. Tulog na. Tapos, ito, nakita na ako nung Americano. Kasi mas prefer ko talaga yung kape na black lang compared sa yung mga 3-in-1. Pero ang favorite ko na 3-in-1 na kape, yung ano, yung kondensada, yung Great Taste ba yung tatak doon? O, blend 45 na kondensada, ang favorite ko. Kuli orange yun eh. So, aside from mga plain, yun lang yung kape yung iniinom ko. Kasi sarap talaga niya. Tapos yung plain ito. Ay! So, bumili ako ng plain na Americano Rich Aroma. 16 pieces na to. Tapos nakalagay dito, pwede siyang ice, tapos pwede siyang hot. So, bumili ako ng buttermilk na cookies. Tapos, isang cowhead na cheese crackers. Eh, pero napunasan ko na to, guys, ha? So, pagka alam nyo na, you know the drill, kapag dating ng grocery, iwan lang saglit sa labas, tapos pagdating sa loob, pupunasan yung plastic niya, tapos pupunasan sa labas. So, tapos bumili din ako ng tortilla chips. Paborito nila to, kasi meron pa akong natira yung nacho cheese naman na isang tub na binili ko sa SNR. Yun yung dinidip nila dito. Tapos, nakita ko ng popcorn na may herbs. So, itatry ko to. Ito, alam ko na kasi ito. Ayan. Tapos, wala nang mga ibang klaseng noodles dun sa, ano, sa Landers. Puro mga imported na maanghang. So, nabili ko na lang itong Kokana Tom Yum. Tapos, itong Curry Ram Yum. Yan. Ito, papatry natin ito kina Tita Bia. Tapos, ito yung Yakult. Alam nyo ba, di ba, ang dami kong nakita sa Facebook na naghahanap sila ng Yakult. Kasi parang nakakaubusan. Well, nakita ko rin kanina, dahil nga maaga ako, isang crate yung nakalabas doon, hindi na nila nilagay sa ref. As in, naubos din siya agad. Isang malaking crate talaga siya. Tapos, ubos na siya. Kasi yung iba, ang kinukuha, parang isang, yung pagkapakasin dito, isang malaking ganun siya, na naka-plastic. So, parang,
yung iba, ganun kadami yung kinukuha nila. Kasi walang limit eh, kapag ka bumili ka ng Yakult. Pero naintindihan ko naman, kasi siguro, sobrang hirap maghanap ng Yakult. Kaya kapag ka nakita sila, bro, kinukuha na nila ng marami. Eto. Ang sarap kaya ng Yakult, diba? Sana nga meron pa yung ano, yung, naalala nyo ba, yung parang naka-push cart na ano, yung mga nagbebenta ng Yakult na may parang cooler yung tinutulak nila. Wala nang ganun ngayon eh. O meron pa ba sa province? Wala na akong nakikitang ganun ngayon. Ayan, tapos dahil syempre gusto kong mag natagal ko nang nagki-crave sa Chapche, bumili ako ng eto, Korean sotang kung yata ang tawag dito eh. Korean vermicelli. Kaya lang ang problema ko ngayon, hindi ko alam dahil na Korean yung salita niya. Hindi ko alam kung ilang minuto ba tululutuin. Ayan o. Oh. Wala man lang English translation. Ayan. So, tapos, bumili ako ng dalawang gantoy pinili ko. Kaya lang naubos na ni Ben yung kanya. Nagpapabili kasi siya. Chocolate chips ng Bortman. Ayan. Masarap to, guys. As in, masarap. Pinili ko mas masarap pa to kaysa sa ni chips. So, okay. Tapos, ito naka-buy one take one kasi to. So, ayan. Bumili ako ng apat. Tapos, wala na doon sa kasamaang kalat. Wala na doon yung Devondale. Ubus na yung Devondale na tig 2 liters. So, ang binili ko nilang itong Lemos. Yung ibang klaseng milk, marami pa doon. Mga Cowhead, Nestle, yun. Pero ito na lang yung binili ko kasi unang-una mas mura to. Tsaka pangalawa, ito yung ginagamit nila sa, ano, sa Landers mismo. Doon sa may coffee shop nila. Ano man tawag doon sa coffee shop nila? Sa Dopio Cafe. Ito yung ginagamit nila. Yung Lemos na full cream milk na gawa sa Australia. Tapos ito, ang dami kong nakuha doon na nakita ko lang kasi mga naka yung parang mga binalik tapos hindi na nakinuha. Ayan. So nakita ko ng yan. Wala na kasi ito talaga sa originally kung saan ito nakalagay. So timing na nakapila na ako, meron akong nakitang nakatago doon sa mga bandang mga chichiria. Ayan, kinuha ko na yung yan. Tapos itong Sour Patch, naka-sale siya. So, extreme sour patch. Favorite ko to. Ang sarap-sarap kasi nito. As in, yan. Sour then sweet. Ito. Tapos, meron pa akong binili yung mga bagong spices na binili ko. Teka lang, dito tayo. So, ayan. So, meron akong biniling mga spices. Dalawa lang. Itong pink garlic. Bago ko kasi itong nakita. Pink garlic. Anong pink garlic? Black garlic. Pink salt. Wala na kasing ano doon, wala nang pink Himalayan salt. So, ito naman kakaiba. Itatry din natin po. Kasi as in, ano na siya eh. Garlic and salt na siya. Tapos, bumili rin ako ng, ito paubos na kasi yung ganito namin. Sobrang sarap nito guys, kailangan nyo itong itry. Yung butcher black na black pepper. Black pepper. Yan. Tapos, bumili lang din ako ng sesame seeds kasi para dun sa ating chapche. Tapos, itong Colgate na to, naka-sale to. Buy one, take one, 140-something. Tapos, ito rin naka-sale din to. Maganda to kasi mouthwash na siya. Tapos, ano, toothpaste, 2-in-1. Tapos, nasa 100 ml siya. So, pwede siya pang travel. Tapos, itong anti-pollution mask. Nakita ko lang dito sa umiikot na nag- kukolekta ng mga returned items. Ayan, nasa 300 plus to. Pero nakalagay dito sa very usable daw siya. Ewan ko lang kung ito. Yung 3 pieces na to. Para sa mga bata. Kaya ko ito pinili. Pero large to eh. Pero siguro naman magkakasya sa kanila. Ayan, tapos ito pa yung iba kong binili. Kasi di ba wala akong nakitang French beans sa Robinson. Doon meron. Tapos ang mura ng French beans ngayon. So, bumili na ako. Dalawa. Tapos dinamihan ko na yung onion. Namihan ko na yung kamatis. Yung kamatis, 64 pesos per kilo. Sa Robinson, 60 per kilo lang to. Tapos sibuyas, hati na kami dyan nila Via. Tapos bumili ako ng, ang sarap, pang munggo-munggo day, Friday. Smoked galunggong, ang bango niya, kung maaamoy niyo lang, Diyos ko. Tapos, nagtitinda sila doon ng mga ready to cook na Kuya Jay. So, nakabili ako ng barbecue. Pero hindi ko alam kung paano ko ito iluluto kasi wala kaming uling. Baka dun sa electric grill ko nalang lutuin ko. Or baka i-bake ko. Makakainis, wala pala kaming uling. O baka dun sa
tindahan sa labas meron. $154.75 kung isang pack na yan. Pwede na, diba? Tapos, nakabili ako ng mga chicken lumpia. Ayan, chicken lumpia. Chicken lumpia. Tapos, meron sila yung gusto ko. Ayan, o. Oh, chicken dynamites. O. Oh, ano to? $88 ang isa. Tapos yan, bumili lang ako ng chicken wings. Mas gusto ko kasi yung Bounty Fresh na chicken wings. Eh, di ba nagkikrave ako sa Frankie. So, gagawa ako ng aking sariling chicken wings. Tapos, additional eggs. At tapos, bumili ako nito kasi walang curry leaves. Kailangan ng curry leaves dun sa ano eh. Sa salted egg na chicken wings. So, pwede daw itong substitute yung zest nito. Yan. Tapos yan, bumili lang ako ng additional na isda, tilapia. Kasi dun sa palengke, wala daw tilapia. So, bumili ako ng tilapia dun sa Landers. Tsaka hasa-hasa. Kasi walang hasa-hasa dun sa palengke. So, yan. Buti na lang timing mayroon.